Pasado na sa ikalawang pagbasa ng House of Representatives ang panukalang amyendahan ang Rice Terrification Law o Republic Act 11203. Ito ay kasunod ng pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na certify as urgent ito. Ang House Bill 10381 na naglalayong matiyak na mayroong sapat na supply at abot kaya ang presyo ng bigas ay isa sa mga tinututukan ng pamahalaan. Ngunit tuloy-tuloy na kaya ang pagpasa nito. Ngayon, alamin muna natin ang sentimiento ng ilan sa ating mga kababayan patungkol dito. Mas benefit ito sa mga katulad natin na simple lang at yung sinasahod natin ay mas afford yung presyo ng bigas na binibili natin. Malaking budget yung nilalaan namin ng aming pamilya para sa bigas. Iba pa yung presyo ng ulam. Kaya sana mas mapabilis. Lalo na yung mga mahirap, hindi afford yung mahal ang bigas. Kaya kailangan babaan talaga. Lalo na sa magsasaka, yung maraming gastusin niya. Minsan hindi pa nga nila nababawi, lugi pa nga sila dahil sa mahal ng mga ginagamit nila, mga abono fertilizer sa pag-ano ng palayan. Kaya dapat yun na talaga unahin ng presidente. Ang ano yun na lang po nila, yung sariling ating, yun po, kaysa kumukuha pa po tayo sa labas, para yung mga ano, magsasaka din po natin, di ba nabibili din po yung mga paninda nila na hindi na kailangan pang sa paspas, hindi po ganun kamahal yung bigas. Pagpapababa po ng presyo, then pag-maintain lang po sana na hindi na rin po tumaas para marami pong maka-afford na mga mamamayan natin na makabili po. Dahil sa mataas pa rin ang presyo ng bigas sa mga pamilihan, narito ang ilan sa mga paraan ng ating mga kababayan para makatipid kahit papaano. Bibili ako ng mura, tapos yung isa naman yung medyo mataas na quality kasi para makakain din naman ng maayos yung bata. Inaamoy namin kung anong-ano yung mabango, pandan, ganyan. Tapos pinag-ahalo namin yun. Suriin pong mabuti yung bigas na nabibili din. Okay naman pong tangkilikin yung mababang presyo kung yun po yung kaya talaga ng budget natin. Huwag po nating piliting bumilit po ng mga mahal na bigas. Ako kasi, di bali na medyo mahal, basta masarap yung bigas ko. Kasi ang kanin, mas konti lang ulam, basta masarap kanin mo. Okay, di ba? Kasi may mura nga yung bigas na bibili mo, hindi mo naman halos makain na may amoy pa. Ang hakbang ng pamahalaan at ng mga kababayan natin ay nagpapakita ng determinasyon na tugunan ang mga pangunahing issue sa seguridad sa pagkain. Sa pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat ng sektor, maaaring makamit ang layuning ito na magdudulot ng mas maayos at maunlad na kalagayan para sa lahat ng Pilipino. Nga po natin ang pulso ng bayan tungkol po sa panakalaan ng mga amendments para po sa Rice Tariffication Law para ma-enjoy ng mga Pilipino ang murang presyo ng bigas. Well, isa lang naman ang target dito ng ating Marcos administration, ng ating pamahalan, yung maging available para sa mga Pilipino ang murang bigas sa merkado. Pero kung maalala, dati nang nagbebenta ang NFA ng murong bigas. Pero po noong 2019 kasi, may mga alleged na mga pinapaboran lang na makabili ng mga murang bigas upang ito po'y hindi na maulit muli dito sa pag-amyenda ng Rice Tariffication Law, meron pong mga safeguards na inilagay dito. Again, ang mithiin po ng ating gobyerno sa pangunguna nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay maging available sa publiko yung murang bigas. Alam mo naman, basic na basic sa hapagkainan ng mga Pilipino, ang bigas. Naalala ko nung bata kami, nakaka-relate ako doon sa mga in-interview kanina, Dayan, ano? Ang mga Pilipino, kahit asin, mantika o toyo lamang yan, basta may kanin, importante may kanin, makakasurvive na ang pamilya. Yung iba nga natin mga kababayan, sinasabayan pa yan ng kape. Yan, kape. Yan ang minsang mga almusal ng ating mga kababayan. So staple po talaga itong bigas at kanin para po sa pamilyang Pilipino sa kanila pong everyday na kinakain. Nung minamadali na po ito sa kamera ng ating pumamang batas dyan po sa House of Representatives dahil yan po talaga ang nais ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang maging available ang murang bigas sa bawat pamilyang Pilipino.
Pilipino. So through the amendments, lalawak po yung kapangyarihan ng National Food Authority kasi ngayon nagmamanage lang po sila ng buffer stock ng bigas. Pero with this amendments, sila po ay magkakaroon ng kapangyarihan and authority to stabilize the price of rice. So ang isa pang magandang isinusulong dito sa amendments sa Rice Tarification Law ay yung sa RCEF, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. Napatataasin po ito ha, mula 10 billion to 15 billion pesos at palalawigin po ito for another 6 years. Malaking bagay din kasi audit mga KRSP itong pondong ito para po doon sa post-harvest facilities ng ating pong pangamagsasaka para hindi po nasasayang yung kanilang mga ani, hindi po nabubulok kasi through this post-harvest facilities ay na-extend po yung shelf life ng kanila pong mga harvest o ani. So this will reduce agricultural waste and loss and eventually of course patataasin yung income ng ating mga magsasaka. Ngayon, aantayin natin ano ang gagawin sa Senado kasi kailangan both chambers of Congress ay magpasa po ng kanilang ng panukala para po maisabatas po itong mga amendments sa Rice Tarification Law. Ito po mga kababayan, sa pag-amyenda ng Rice Tarification Law ay isa pa lamang po sa ginagawa ng paraan ng ating pamahalaan sa malawak na problema natin sa industriya ng agrikultura. Of course, kakibat nito yung suporta sa ating pamahalaan at food security. Siyempre, ang bithiin natin, huwag na tayong mag-angkat kung posible, kung hindi naman kinakailangan. Ano? So that should be the last resort, yung importation. Kasi dapat ang focus ay suportahan natin yung mga local farmers dito sa Pilipinas. At yan po muna ang ating update ngayong umaga. Abangan ang susunod nating pag-uusapan patungkol kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lamang sa Mr. President On The Go. Punta naman natin si Prof. Yat Patrick.